Tapos, nilalaro ko lang, hindi ako naglalaro off-stream, hindi ako nag-i-stream ng sobrang haba. Naglalaro lang ako during stream kasi kailangan ko mag-stream. Tapos yun, tapos hindi ko pa sinis, like, nakikipaglaro pa ako sa viewers. Makikita nyo ang seryoso ko sa rank. Siniseryoso ko kahit ang baga natin sa rank. Hindi ako nakikipaglaro sa viewers kasi ayokong may sisihan, ayokong may ano. Gusto ko pag solo ka lang, ikaw lang sarili mo lang masisisi mo, 'di ba? Pero ayan. Pero ayaw akong mag-compare kung anong katumbas niya kasi naalala ko eh, na-call out ako ni Puwet Dave, ni Assassin Dave. Kulit-kulit niya, ang bobo niya mag-analyze, ang kulit-kulit. Pero syempre, alam mo naman pag na-corner ng isang tao, anong aatakihin? Yung rank ko na epic. Yung epic na rank ko tol sa ML, sa totoo lang, yun yung rank ko pag naglalaro lang on stream. Hindi ako naglalaro off stream. Ayun. So that's like epic rank. Once a week siguro 2 hours, 3 hours na paglalaro. Ganon. So, ayun. Ayun. Hindi ako nang aasar dito. Binabalik ko lang yung mga ina-explain ko lang yung mga ano, pwede sasabihin ni Assassin Dave eh. Balik-balik na rin ang mundo, ang palpak niya mag-analyze. Actually, Cloud Chaser lang talaga si Assassin Dave, kaya Cloud Chaser lang talaga si Assassin Dave. Ganun talaga yung marami na may YouTube eh, YouTube gaming eh, ganun. And yeah, okay lang. Tawagin niyo akong epic sa ML, walang problema. Okay lang sa akin. Wala tayong magagawa eh. Totoo naman eh, epic. Okay. Ano, wala nilang magagawa sa'yo kung wala ka namang pakit talaga tunay, diba? Pero ayan guys, wag niya na lang alas kayo, wag niya na insultuhin yung mga ano, ML players kasi hindi maganda yon for Wild Trip. Insultuhin niyo ang isang tao kapag may ginagawang masama sa inyo, no? O kung pwede, wag niyo na, palipasin niyo na lang. Pasadyos niyo na lang. Pero wag kayong mang-insulto porque Chinese sila, kasi racist ang tawag doon. O kaya porque ML player sila, kasi gatekeeper ang tawag yun. Huwag kayong mag-gatekeep. Huwag kayong racist, huwag kayong mag-gatekeep. Is it true ba na 5-man players are better than solo players? There's no real proof about it, no? Ito lang sure ako. I cannot say that 5-man players or solo players are the better than 5-man players. Kahit pro players, guys. Yan din ang sasabihin. Hindi porke may kasama ka maglaro, mahina ka na. Pero, for ranking up, mas mabilis magpa-rank up pag 5-man. Pag may kasama ka. Pag 5-man ka. Ang problema yung 5-man queue, sobrang tagal. Parang challenger na. No? Ayan. So, yeah, yung mga soloista dyan, I totally get you guys. Fight out. Hindi naman saya abang, sikat tayo. Diba, daming gusto makipaglaro sa atin. Pero solo-solo lang ako eh. Ayoko kasing magkaaway-away tayo dito eh. Nakita nyo naman, diba, hindi ako nag-chat-chat, hindi ako nang chat-chat in-game, hindi ako nang to-toxic in-game, nakamute lahat. Pero nababadrick pa rin ako pag may kabubuan ako nakita. And ayokong gawin yun sa viewer natin na nag-request, no? Lagi naman global number 1 Yasuo. Lagi naman ano yan, si Dave. Lagi naman yan, bait thumbnail, bait titles, stocks, YouTube tol. Lang naman ganyan, 'di ba? Yan na yan. I'm happy about Assassin Dave ko naglalaro siyang Wild Rift. Pero ininsulto din ni Assassin Dave yung Wild Rift, alam niyo yan, 'di ba?
Alam niya yan. Stonks din yun, yung video yun. Idol, kapag si Kha'Zix and Rengar nasa wild trip na, okay lang sa'yo. Kha'Zix spam ako pag nasa wild trip na. Kahit natagal mag-5 match kapag 5 man. Ay, di ginagahanap rin sila ng ibang 5 man na parehas yung rank. The higher your rank, tapos nagpa-5 man kayo, mas mahaba yung queue. It's a way of probably discouraging 5 man rank. Or, ayun nga, para yung win. As in, sa ML, alam niyo ba sa ML, pwedeng kayo makakalaban ng 5 man? Ang ganda ako nandito siya. Pero, pag 5 man kayo sa ML, hindi necessarily 5 man yung mga kalaban nyo. I can attest to that. Advisable ba teleport pag may clash sa wild trip? Yes! 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 Do teleport pag may clash sa wild trip. Sobrang gandang tactic ng teleport. Always yan sa kahit anong MOBA. Sino sa palagay niyong mananalo dun sa Pentaboom?